You think you know me? Ka-adventure, anong sa inyo at anong sa akin. Fish vlog tayo ngayon. Pero bago magsimula yon, samahan nyo muna ako. Let's go! Okay, so bago magsimula yung vlog natin, meron tayong kailangan gawin. Umorder ako ng dalawang beta tank kay Jerico. Tama ka. So, isa rin siya ang guppy breeder. At pinayagan niya rin akong kunan ng shots yung mga alaga niyang isda. So, mag-b-roll tayo para makita rin natin. Pang show na rin itong mga isda ko. Yung iba lang po. Yung iba, ibibenta ko naman. Pero yung iba kasi, ginagroom ko na para isali ko sa'yo. Sa ibang breeder mo rin siya nabibili? Opo. More sa mga nakakuha ko yung mga string ko sa mga dabaw pa. Galing pang dabaw? Okay, so gumagawa rin siya ng mga aquarium, iba't ibang sizes. Depende sa galon. At pati sump. Ito yung beta tank na ginagawa niya sa likod. So, naka-order ako ng dalawa. Yan yung iuwi natin ngayon. Para ipaglagyan yung isang beta sa isang bagong guppy na nabili namin. Gallons, 10 gallons, 15, 20, 25 to 75 gallons ang standard sa akin. Mag-customize, depende sa customer kung anong gusto nila sa sukat ng tank nila. Okay, so ito na yung tank na nabili natin para sa beta natin. Next time, pagka umayos sa isda tayo, mapag-pundar din tayo ng kahit mga ganito na aquarium sa kanya, customized. 250 daw sa kanya yan. So, yung mga may gustong kumuha, ilalagay ko na lang sa description box yung messenger niya. Madali naman siya sumagot eh. O, ora mismo sumasagot yan. Saka, yung contact niya, dyan na rin sa screen. So, okay na. Sige, Jer. Salamat ha. Thank you. Sa susunod ulit. So, balikat tayo sa bahay. Okay, so dahil may bago nga tayong aquarium at yun ay nakuha natin doon sa tropa natin kay Sir John. Marami rin ako natutunan tungkol sa pag-aalaga ng guppy, yung mga advice na binigay niya sa akin. At ang hindi ko makakalimutan ay yung sinabi niya na kung mag-i-invest ka nga ng mga breeders ng guppies, kunin mo na yung quality talaga. Di bali ng mahal. Kasi bakit mo nga naman kukunin yung mura dahil parehas lang naman kayo na mag-i-invest ng oras, parehas lang kayo mag-i-invest ng pagkain at magiging useless lang yung panahon na pag-aalaga mo nun dahil masasayang lang eh. So mas okay na raw na alagaan mo yung quality at least magagamit mo ng tama yung oras mo. Less ka na sa pagod, saka less ka na rin sa pag-iisip kung maganda ba yung ilalabas ng mga alaga ko. Pero bago natin tingnan yung bago nating aquarium, saka yung bago nating ilalagay sa aquarium na yon, nisa lang akong update tungkol sa alaga ko. At eto. Okay, so ayang pinapakita ko sa inyo, mga bagong fry na kanina ko lang napansin. Anong strain yan? Naalala nyo ba na bumili ako kay Hendrix ng Electric Blue Moscow na tatlong piraso at yung dalawa doon, yung lalaki saka isang babae, namatay.
Kaya ayan yung before na hinahanapan ko ng kaparehas. Pero nagulat na lang ako kasi nagkaroon siya ng fry. So lumabas yung fry niya dyan. At update kay Buknoy. So eto siya. At bakante na tong slot na to dahil si Bansot nilipat ko muna dito. So ayan siya. Itong Tiger Guppies, isa sa mga special na strain sa pamilya ng Quesilla reticulata. Makikita sa mga pins nila ang ilang vertical patterns. Napakatingkad ng kulay ng mga yan. Sa kadalasan, sa mga Tiger Guppies, mapapansin yung black end lines saka yung mga yellow lines na yan, no? Alintulad sa mga tigre. Meron din itong mga color gold, orange, and black. So yung mga Tiger Guppies, kagaya ng ibang guppies, ay galing din yan sa South America. Mabilis silang maka-adapt sa nature ng wild, gayon din sa ibang ecosystem ng environment. Sa wild naman, madalas nilang kainin yung mga worm, larvae, saka yung maliliit na insekto. Isa din sa uri ng mga islang yan, omnivores. Yung mga kumakain ng halaman, saka yung mga kapwa nila isla. Kaya nilang mabuhay ng 2 hanggang sa 3 taon. Humahaba sila ng 1.4 inches sa mga lalaki at 2.4 sa mga babae. Madaling makilala ang kasiyahan ng mga Tiger Guppies, katulad din ng ibang strain ng mga guppies. Mapapansin sa mga lalaking guppies ay maliit, payat kumpara sa mga babaeng guppies. Malaki yung anal fins at yung mga dorsal fins nila. Ang mga babae naman na Tiger Guppies ay higit na mas mahaba. Maiikli yung kanilang mga fins at matatambok na mga tiyan. May makikita ko yung black na gravid spot sa ilalim nito. Pag-aalaga naman ng mga guppies, malaking impact ay yung maayos na tubig sa kanilang paglaki. Ang mga Tiger Guppies ay sanay sa klimang tropical katulad ng mga nasa bansa natin. Yung mga medyo mainit na tubig, sa ganitong paraan, mas madali silang matunawan at nakakatulong sa pag-grow ng kanilang mga metabolism. Sa pagkain, pwede silang kumain ng mga commercial pellets, mga available sa aquatic shop. Pwede din silang bigyan ng live food, artificial na mga pagkain tulad ng tumifex, bloodworms, brine shrimps at larvae. Pati daphnia pwede sa kanila. Makakatulong din yung mga aquatic plants na bilang source ng oxygen kapag nilagay mo sila sa isang community. Okay, so nakikita niyo yung halaman. Yan yung nagpapatunay na sila yung nagiging aeration para sa aquarium natin. So walang aeration yan. Plain lang siya na tangke. Yung aquatic plants na yan. Nakikita niyo mayroong bula-bulang tumataas. Yan na yung nagkikreate ng oxygen para sa mga isda natin. So sa mga susunod na panahon, i-update ko na lang kayo kung ano yung magiging lagay ng bago nating alagang Tiger Guppies. At ako sa tingin ko, parang gusto ko pang dagdagan yung mga isda. Once na nagkaroon ka ng isang strain, pakiramdam mo, gusto pang magkaroon ng panibago. Gagawa lang tayo ng mga panibago pang video sa mga susunod na episode natin. At meron pa akong isang special na isda na nabili sa isang breeder, at sa susunod na video ilalabas na rin natin yan. At eto pa, meron pa tayong isa na special unboxing sa susunod na episode. Abangan nyo na lang yon. At magiging available na ang Hendrix Backyard Flower Horn Enhancer. So sa mga may gustong umorder dito sa Bacoor, sa Cavite, all over, sa mga iba't ibang lugar, yung mga reseller tayo. Ililink ko na lang sa ibaba yung mga pangalan ng pwede nyong orderan. At kung gusto nyo rin umorder sa akin, hanapin nyo na lang yung FB page ko, VanCondalorTV. At pwede nyo na rin akong i-message sa FB messenger ko. At shoutout nga pala sa mga guppy breeders. At again, tinatawagan ko kayo ng pansin. So, sa mga gustong sumama at mapabilang sa vlog ko, message nyo na lang ako. At nang may promote natin yung mga product, mga breeds na meron kayo dyan, ayun, sa PM lang kayo sa akin. So,
So, yun, dito ko na rin tatapusin yung vlog ko. Maraming salamat sa pagsama. Sa lahat ng mga tunay kong kaibigan dyan, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na dito. Hit mo na rin notification bell at ang makasama ka na sa malupit na adventure natin dyan. So, see you sa next vlog. May God be praised. I'm out. Peace.